Nung ako po ay nasa kolehiyo pa, meron po akong na-encounter na quotation. Hindi naman po ako magaling mag-memorize ng mga linya, pero hindi ko po ito makalimutan. Hindi ko rin po alam kung sino ang original nito, pero ito po ay napanood ko sa isang sine. At ang sabi po dito, if you find a job that you like doing, you will never work for the rest of your life. If you find a job that you like doing, you will never work for the rest of your life. Napakaganda, hindi po ba? Sabi kasi dito, kapag daw nakita mo na yung trabaho na gusto mo, tapos ito yung ginawa mong trabaho, ito na yung trabaho mo, habang buhay, parang hindi ka na nagtatrabaho. Napakaganda, hindi ba? Hindi ka na nagtatrabaho dahil nai-enjoy mo yung ginagawa mo. Napakagandang pagnilayan po ito ngayon dahil po ito po ang mensahe ng ating ebanghelyo. Gusto ba natin yung ating trabaho? Gusto ba natin yung ating ginagawa? Kasi po kung hindi natin gusto yung ating ginagawa, napipilitan lang tayo, parang po tayo yung bayarang tao dito sa ebanghelyo. Binabayaran siya para maging pastol, pero hindi bukal sa kanyang loob. Napipilitan lang siya. Pag nagkaroon ng problema, iiwan na niya yung mga tupa niya. Napipilitan lang. Iiwan na yung mga tupa niya. Hindi katulad ng halimbawa ay binibigay ng ating Panginoon. Mahal na mahal niya yung kanyang mga tupa. Mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Bagkus, ibinigay pa nga niya yung kanyang sarili. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa atin. Kaya po magandang pagnilayan po ito. Saan ba tayo nagtatrabaho? Yung trabaho ba natin ay nasa isang kumpanya, nasa pamahalaan, nasa paaralan, nasa simbahan? Gusto ba natin yung ating ginagawa? Masaya ba tayo sa ating trabaho? Pero bago po natin sagutin yung tanong na masaya ba tayo sa ating trabaho, mas mahalaga po muna na sagutin po natin ano ba ang kasiyahan? Ano ba ang tunay na kaligayahan? Kasi po baka ngayon sinasabi nyo, malungkot ako sa aking trabaho kasi maliit yung sweldo ko. Malungkot ako sa aking trabaho dahil ako'y tauhan lamang, mababa posisyon ko. Hindi ako sikat. Kung ganyan po ang basihan po natin ng kaligayahan, ibig sabihin yan, yung mga simpleng tao, wala nang karapatang maging masaya. Mali. Pag ganyan po ang basihan natin ng kasiyahan, ibig sabihin, lahat ng mayaman, lahat ng may kapangyarihan, lahat ng mga sikat, masaya. Eh hindi naman po tama yan, di ba? Mali. Kaya bago po natin sagutin yung tanong na masaya ba ako sa aking trabaho, kailangan muna po nating sagutin saan ba talaga nanggagaling ang tunay na kaligayahan. Saan nga ba nanggagaling ang tunay na kaligayahan? Tandaan po natin mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakikita sa material na bagay. Bagkus ay nasa pagbibigay ng sarili sa Diyos at sa kapwa. Diyan po talaga nakabatay ang tunay na kaligayahan. Pagbibigay ng sarili sa Diyos at sa kapwa. Kaya po kahit anong estado natin sa buhay, pwede nating makamit ang tunay na kaligayahan. At yan po ang halimbawang binibigay ng ating Panginoon. Ang totoo nga po niya, tinalikuran niya lahat, hindi ba? Mula sa kaharian niya sa langit, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, bumaba siya dito sa lupa. Ibinigay ang buong buhay niya para sa bawat isa sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. At yan din po ang makikita natin sa halimbawang binibigay sa atin ng mga santo. Mas lalo na po ngayon, ako'y nakapula. At po,
Usually, ang pari ay nakapula. Ang isa po sa pinagdiriwang natin ay ang mga martir. Tulad po ni Saint Boniface na nabuhay noong ikapitong siglo sa Inglaterra. Sinunod po niya ang yapak ng ating mga Panginoon. Inialay ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita, pagbibigay ng sarili sa kapwa, hanggang sa pag-aalay ng kanyang buhay. At makikita nyo rin po yung dalawang santo na katabi ng ating mahal na ina doon sa ating dambana. Si Saint Francis saka si Saint Dominic. Yan din po ang halimbawang ibinibigay nila. Ang totoo po niyan, tinalikuran po nila lahat. Sila po ay mula sa mayayamang pamilya pa. Mayayamang pamilya, makapangyarihang pamilya. Tinalikuran po nila lahat yun. Dahil hindi naman dyan nakabase ang tunay na kaligayahan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbibigay ng ating sarili sa kapwa. Ganun po ang ginawa ng dalawang santong iyan. Buong buhay nila, ibinigay nila sa Diyos. Ibigay nila sa kanilang kapwa. Kaya mga kapatid, ngayon pong misang ito, ito po saan ang pagnilayan natin. Kung masaya po tayo sa ating trabaho, masaya ba tayo sa ating ginagawa? At sa paalala lang po, baka po kasi iniisip natin ang kaligayahan ay nakabase sa pera, nakabase sa tungkulin, nakabase sa kasikatan natin. Mas lalo na ngayon, panahon ng social media, maraming masayang masaya pag sila ay sumisikat. Pero ang ating pong Panginoon ang patuloy na sinasabi sa atin na ang tunay na kaligayahan ay hindi po makikita sa material na bagay. Bagkus ay nasa pagbibigay ng ating sarili sa Diyos at sa kapwa. Kaya po kahit ano ang estado natin sa buhay, kayang-kaya po natin makamit ang tunay na kaligayahan. Depende lamang po yan sa ating pagbibigay ng sarili sa Diyos at sa kapwa. Kaya po ito sana ang maging hamon po natin, isaisip na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbibigay ng sarili. Ito po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang pagiging mabuting pastol, pagiging mabuting Kristiyano, ang pagbibigay ng sarili sa kapwa.